of kung ano yung mga na-achieve niya sa buhay, but because he is the true inspiration because of the hard work that he shown to us na kayang mag-hard work kahit kahit ano ka pa, with that hard work kaya mong maging successful. So hindi ko na patatagalin pa the phenomenal speaker and a motivational speaker, ladies and gentlemen, from the land of the champion, global marketing director, June Igor. The screen is yours, Sir June. Good morning, good morning, good morning, everyone. Thank you so much. Thank you so much na nandito kayo. Thank you so much. Dito kasi puro mga. Thank you so much na ano, wala akong tawag nito. Microphone, pero clear ba ako dyan sa inyo? Clear ba yung ano ko? 5x5? Off mo lang siguro yung iba. May naka-on po ba na ano? Off nyo lang po kasi parang may konting feedback lang. Nag-feedback ba, Richelle? Sana na lang kalangga dito sa salon. Sige. Okay. Yehey! Good morning, everyone! Are you happy today? Wow, nakita ko talaga dito ang mga ano, mga iba't ibang mga mukha. At I'm sure nag-aabang kayo ngayon kasi ano tayo, kailangan natin i-feed yung utak natin. And remember our LLP, no? Cut off sa LLP natin. And maraming, I'm sure that maraming mga LLP na papasok ngayon kasi cut off nga, no? May cut off fever tayo. No, so thank you so much sa mga nagtestimony, ng mga nag-wins kanina. And of course, thanks to Ma'am Wendell na na nag-host dito ngayon, and to my secretary, no, Rachel. So, salamat sa lahat, nandito ako sa office. Nakita niyo yung background ko, intra. Background ko yung intra. And I'm so happy kasi nakikita na naman tayo. Parang saglit lang yung ano namin, rotation namin ng mga speakers. And ngayon nandito na naman tayo, no? Nag-uusap tayo. And last RLT, sabi nga ang daming na-inspire doon sa RLT talaga kasi ang ganda-ganda ng ano, kahit paulit-ulit tayong umaate ng RLT. Pero nandoon pa rin yung excitement. Sabi nga nila, the function that you miss are the function that you need. So yun ang pinaka-importante. Remember, sa business natin talaga, ano tayo? Nasa journey tayo. We are on process. Sabi nga nila, trust the process. Trust the process. Pero you cannot trust the process if you are not trusting yourself. No? Kasi ang importante dyan, self talaga, ang una mong itatrust para yung process, maiintindihan mo yung process. No? Maintindihan mo yung process. And sa mga ano natin, na Paul Kramer, upcoming Paul Kramer natin, mga hopes natin, mga events, no? Nandito tayo at natuwang-tuwa tayo kasi ano, na-inspire tayo. Now, ang pag-usapan natin ngayon yung ano, bago ako mag-uumpisa, I know na nakita niyo yung poster natin at nagustuhan niyo yung topic natin. Nagustuhan niyo ba yung topic natin? Type nga kayo diyan kung nagustuhan niyo ba. Sabihin niyo gustong gusto sa topic natin. Last workshop na ako yung nag-speaker, may nag-comment daw na eto, nagagalit na naman si Sir John. Ngayon hindi ako magagalit, magi-inspire ako sa inyo, no? I want to inspire you na talagang ano, talagang makikita nyo kung gaano kaganda itong ginagawa natin. I'm almost 22 years in this business and my journey, the ups and downs na nakikita ko dito sa business na to, hindi siya hadlang. It's a part of life and it's a part of experience na i-excite nga ako eh, 'di ba? Katulad ni Estrella, oh, nandiyan sa bus pero nagtestimony pa rin, no? God bless you, Ma'am Estrella, no? Kung saan ka man papunta ngayon, talagang kakaiba yung ginagawa mo, no? So, yung personal story ko dito about sa business, hindi siya ordinary na story eh, kasi ang daming experiences na
nakita ko dito, like number one, yung financial experience, di ba? May mga ganyan na ano natin. Pangalawa, yung mga emotional experience. Sometimes, magdududa ka na sa ginagawa mo. And sometimes, parang wala namang nangyayari sa inyo, di ba? Walang nangyayari sa atin. And nung naintindihan ko yung opportunity, nakita ko talaga, kasi sa umpisa, na-inspire lang ako eh. Na-inspire lang ako sa umpisa. Pero nung naintindihan ko yung opportunity, sabi ko, ganito pala talaga yung business. No? Ganito pala talaga yung business. Hindi lang siya palaging nasa taas ka. Sometimes, no? Sometimes, nagro-roller coaster din siya. But the good thing is, yung experience mo doon, during the time na nasa roller coaster yung business mo. Sino naka-experience na nag-roller coaster yung business? Yung minsan mababa yung kita, yung minsan mababa yung kita. Palagi bang mababa? No? Yan, maraming naka-experience. Si Ma'am Lucille, may talagang maka-experience tayo dyan. But remember, the most important thing is yung inspiration mo. Kasi for me, bakit ako nagstay? Bakit ako nag rebuild for 5 times? Can you imagine that? First na build ng business ko, nawala yung organization ko, and remember I was GMD at the time. Second na attempt ko na mag-rebuild ng organization, nawala din naman siya. Third, fourth, and after fifth, no, ito yung panglima na pag-build ko ng business. Pero the most important thing is the learning, no, yung learning. Pero bakit ako na-inspire doon, no? Na-inspire ako kasi meron pa akong mga pangarap sa buhay. Sino may mga pangarap pa sa buhay dito, no? Alam ko marami diyang mga may pangarap pa sa buhay na hindi pa natutupad, 'di ba? Hindi pa natutupad. Yan, type ni si Ann, si Cesar, hindi pa natutupad natin. So, bakit ka saan ka kukuha ng hugot? Doon sa ano mo, sa mga pangarap mo. So ngayon may question ako, check-in question ako, no, sa inyo. What inspires you? Ano ba yung magi-inspire sa iyo sa pagbi-build ng business? Sino kayang pwedeng magsalita dito, no? Sino pang ano kaya what inspires you? No? Bakit ka nai-inspire? Like eto siguro, tatawagin ko. Nandyan ba si IMD Joy, Ma'am Wendell? Si IMD Joy, kasi nawala yung upline niya, at siya na lang yung gumagawa ng business, alam ko marami din siyang struggle. But what inspires you, Joy, IMD Joy? Pwede ba natin tanungin si Ma'am Joy? Nandyan ba siya, Ma'am, ano, Ma'am Wendell? Ma'am Joy Bondok, kung nandyan ka ma, mag-share ka yes naman. Yes po, yes po. Good morning. Sige ma'am, check-in question lang natin to. Sige ma'am. What inspires me? Yeah, bakit ka tuloy-tuloy? Yeah, actually yung pangarap pa din po. Pangarap pa din. So, hindi na siya yung short-term na pangarap eh. Kasi nakuha ko na yun before talaga. So, ngayon, ang nakaka-inspire sa akin, parang kahit pangit, parang hindi mapaniwalaan ng iba, pero it's not just my dream, but the dream of the people na nag-trust na sa akin at saka nagtiwala sa ginagawa namin. Siguro yun yung nakaka-inspire sa akin. Na yung maliban sa personal na dream ko para sa akin, sa anak ko, no, sa organization na meron ako, yung mga taong natira at naniwala at nagtiwala sa akin, siguro yun yung nakaka-inspire pa sa akin. Kasi kung nagawa ko noon, magagawa ko ngayon, no? And yun po siguro yung nakaka-inspire sa akin ngayon since binanggit nyo po na hindi naman ako bago sa business, no? Mm-hmm. Sa mga bago, totoo po na nakakatupad yung pangarap, lalo kung talagang magiging teachable at susundin natin yung system. Pero sa mga hindi naman bago, no? Yung mga luma, pero bago ang itsura. yun, pangarap pa rin po, pero mas malalim na kasi may mga taong naniwala at nagtiwala na eh. Yes. So, thank you. Po. Thank you, Ma'am Joy. Thank you so much. No? Nakita ko na talagang ano ka talaga, motivated ka talaga at talagang naniwala naman yung organization mo sa'yo. That's why nandito ka pa. No? Si
Ano kaya? IMD Sheila. Nandiyan kaya si IMD Sheila, Ma'am Wenz? Baka, Sheila, baka pwede kang mag-share. What inspires you? Parang check-in question lang natin yun. Bakit ka na-inspire? Matagal ka na sa lifestyle, pero bakit ka nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon? Ano yung motivation mo doon sa pagtatrabaho mo? Nandito ba si Ma'am Sheila? Mga IMD yung tanungin natin para mag-GMD na sila. No? Meron ba dito? Ma'am Sheila? Ma'am Sheila, kung nandyan ka, pagpakita ka. Sir, sir, nag-brown out ako, Sir Jun. Pwede mapasa ko, mapasa mo sa akin yung host. Okay na, okay na, okay na, okay na. Ano Sige. yan? Okay na po, proceed. Nag-brown out lang ako dito. Sige, Ah, okay na po. Brown out ka. So, si Ma'am Sheila tumamak. I am the Sheila. Kung available si Ma'am Sheila. What inspires you, no? Good morning, Tapos, Jemdy Jun. Yes, yes. Sige, ma'am. She, go ahead. Tamang-tama ba? Nag-CR ako. Okay lang po. Sa akin po, so same kay IMD, Joy, no? Hindi naman ako bago sa business. So, yung big why ko talaga, bakit ako nai-inspire talaga sa paggawa sa business? Kasi yun sa mga distributors ko talaga. Pero yung lately lang, no, yung sinasabi namin na mag-goal daw kami na parang makakilig sa amin ba, no? So sa akin po is dapat talaga mag-goal talaga. So yung goal ko po is paano yung mabigay ko yung ano ko talaga sa anak ko, sir. Pero nakaka-inspire talaga sa akin is makikita ko yung mga distributors ko talaga na nag-grow sila, no? Na na-develop yung mga personality nila, and na-happy din ako na unti-unti ding nababago yung buhay nila, Sir Jun. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Ma'am Sheila, no? Tingnan niyo. Sometimes si Ma'am ano si Ma'am Asuncion ba nag-raise ng kamay, okay lang naman yan, no? Sometimes the roller coaster of the business, no, parang ano yun, parang nagpipigil sa atin na magtatrabaho tayo, kasi ang nangyari kasi parang na-demotivate tayo sometimes doon sa mga experiences natin. Na-experience yan, di ba? Ito, real talk lang ito, no? Pero yung inspiration, parang nawawala yon sa atin sometimes. Yun ang reason bakit hindi tuloy-tuloy yung paggawa ng business. Yun ang reason. So, what if dahil doon sa tinuloy-tuloy mo siya, ito yung result, di ba? Makikita mo yung result. Magkaroon ka ng ipon. Gusto niyo ba? Sinong gustong magkaroon ng ipon sa bangko? Gusto natin yan, di ba? What if makapag-down ka ng bahay or makabili ka ng bahay dahil doon sa inspiration mo na makabili ka, di ba? Niya i-inspire ka. Or what if na-travel mo yung family mo na yun ang parang nakapag-happy sa'yo na nabigyan mo sila ng magandang buhay dahil nga nai-inspire ka, or tapos yung mga kapatid mo or yung mga anak mo dahil yun ang inspiration mo, di ba? Sometimes nalilimutan natin ito, no? Ngayon, dahil yun ang ano namin nung sa elite team namin sa Maynila, no? Siguro yung iba alam na ito ng iba, pero those na hindi pa nila alam, what if meron tayong ano nga gagawin ngayon, no? Mag-iisip tayo. Ano kaya ang pwede natin na kahit short term lang na inspiration. Short term na inspiration na mabigay mo, good life project. Yes, the good life project, no? Magkaroon tayo ng good life project doon sa mga mahal natin sa buhay, whatever man. Sino ba yung gusto mong bigyan ng para ma-inspire siya or makilig man lang siya, no? Doon sa short term na ano mo na inspiration mo,
para magtatrabaho ka ng maayos, di ba? Para meron kang inspiration, bakit parang nanghinaan ka ng loob pero tuloy ka pa rin kasi nai-inspire ka. So, Good Life Project, like for example, yung Good Life Project na naisip ko, i-travel ko yung family, mga kapatid ko. Kapatid lang. Kasi marami nga kami. Mga kapatid ko, no, kung saan ba kami, siguro Siargao kami, mag-Siargao. Sa December, no? Or kung hindi kaya sa December, January, no? Ang travel. So, parang yun ang pinaka the best, no? The best na gusto ko mangyari na parang ma-motivate ako na magtrabaho for this quarter, itong quarter na to, no? Para mapa-inspire ko yung sarili ko at kiligin yung mga ano ko, mahal ko sa buhay. Gusto niyo ba 'yon? Gusto niyo yung mga ganyan? So, Good Life Project, hanap mag-iisip kayo. Ano bang ano, like iti-treat mo yung family mo sa isang magandang resort, 'di ba? Magano kayo, mag-bonding kayo doon, mga 2 days kayo doon sa resort. It's a Good Life Project, no, na anuhin mo na hindi lang yung pera mo na meron ka ng pera ngayon. Yung kinikita mo, no, sa ngayong October, November, December, yung kinikita mo, yan yung bayad doon sa Good Life Project mo para mai-inspire ka na magtrabaho. Like for example, punta kayo ng Hong Kong Disneyland or punta kayo ng Europe, no, with your family or with your husband or with your wife, no? Depends upon you na makagawa ka niya, na ma-inspire ka. Kaya niyo ba yan? Sinong sasali sa ganyang Good Life Project natin? No? Di ba? Because sometimes, ano natin, na hindi na natin yan na nagagawa. So, laban! Sinong sasali? Yan si LB. Yan, ititrip niya. Isusulat niyo yan at isisend niyo doon sa mga upline mentor niyo, ha? Isusulat niyo kung ano yung Good Life Project niyo doon sa ano. Yehey! Talagang ano ito. Exciting ito na makapag-travel, no, makapag ano, katulad ng Go Edi Go Thailand natin. Kung isama niyo yung husband niyo or partner niyo, pwede naman yung isama whatever na gusto niyo para yun ang project niyo. Okay yon kung gusto niyo gawin yon, no? Para magtrabaho talaga kayo. Pero sabi ko yung kita mo ngayon, yung October, November, December, yun ang magbayad para ma-inspire ka na mag-work. Okay, so are you ready doon sa challenge? Sabi ni Ann Mundaga, ready na ako, no? Sabi ng mga ibang mga ano diyan nanonood, yes, lalaban ako diyan, no? So, ngayon, pag-usapan natin para matuloy-tuloy ito, no? Para matuloy-tuloy ito. What action, no, do you perform? Ano bang action na ipi-perform mo dito? Kasi sometimes hindi natin parang nasa isip lang eh. Most often time talaga, sa umpisa lang tayo excited, sa umpisa lang tayo masaya, Good Life Project. Pero in the long run, makasubok na tayo ng challenge, hindi na natin yan naiisip, di ba? Sila, Ma'am Carlita siguro, no? GMB Tata, dyan sa Dubai, baka meron naman sila mga incentive. Pero try kayong gagawa kayo ng Good Life Project, kung ano yung ano project nyo niya. Ibigay nyo sa mahal nyo sa buhay para kikiligin din sila. It's coming Christmas or whatever man yan. The important thing is magtatrabaho tayo for this quarter kasi pagdating ng December or January New Year, marami malaki yung kita natin. So, what action do you want to perform? No? Number one, passive action. Ano yung passive action? And number two, inspired action. So, inspired action. Now, pag-usapan natin yung passive action. Ano yung passive action? Passive action, sabi dito ng passive action, no? Being busy without result. May mga distributor na busy sila, pero wala silang result. Nag-attend sila ng workshop. Nag-attend sila ng RLT, no? Ito yung mga example nito. Pero hindi naman nila ini-implement, hindi nila ginagawa 'yon. Hindi nila pina-practice 'yon, no? Nasa isip lang, 'di ba? Busy thinking
Hindi nila alam that there is only a passive action. But inspired action, the other action na kailangan natin i-perform is the inspired action. Inspired action, no? Purpose-driven steps toward a clear goal, no? So example diyan, attending workshop, no? Attending workshop like ngayon, nag-ano tayo, meron tayong gawin mo doon, mag-uumpisa ka na kaagad, no? Mag-uumpisa ka na kaagad, anong gagawin mo? Pero some of the distributor, parang wala lang, parang hindi sila kasali. 'Di ba? Attending workshop, applying what they have to learn, no? Kailangan talagang mai-inspire ka kasi sometimes kasi people or distributor malilimutan nila yung mga dreams nila, yung mga ginagawa nila because hindi inspired action yung ginagawa nila. They are only doing passive action. So, pero tingnan natin. Next slide. Sabi dito, but why some distributor are not inspired or not motivated? Bakit maraming mga hindi inspired? Siguro sa ano nila, sa mga iniisip nila, 'di ba? Parang hindi sila na-demotivate sila sa experiences nila, sa mga nangyayari sa kanila. Bakit kaya? Ano kaya ang reason niyan? 'Di ba? Daming challenges, 'di ba? Daming challenges, sabi nga nila. Ang daming challenges. So, paano natin malalaman na ano tayo? No, inspired tayo. No? Kasi sure ako doon sa ano, ma-demotivate tayo, 'di ba? So kung tingnan natin, hindi natin ano, tingnan mo yung itsura ng naglalakad, oh, no? Number one is lack of motivation, 'di ba? Lack of motivation. Ano yung lack of motivation? Motivation, sabi diyan, motivation tends to fluctuate. Can you imagine that zombie? Wala nang ano, 'di ba? Ang daming distributor noon, hindi na sila masaya ngayon kasi sa mga challenges nila, tingnan mo sila, para na silang zombie. Diba? Nagiging zombie. And remember some of the leaders na hindi lang nila alam, they are zombie na rin. Diba? Zombie na rin sila. So, ano yung lack of motivation? Diba? Magpa-fluctuate yan. So, ano yung para, what starts as excitement? No? Para ma-excite ka. So, sometimes, yung result, yun ang magpapakita, mag-demotivate sa'yo. Yung result. Remember ha? Result. Oh, pag ano natin, kasi importante ito. Oh, buyag puntaon. Naniwang na siya. Wala na siyang kain. Yan na yung ano. Or when the day grind becomes repetitive. Repetitive. No? Like for example, nag-ESTP ka naman. Nagtatrabaho ka naman. Diba? Lumalabas ka naman every day. Pero parang normal na lang yun sa'yo at sometimes demotivated ka na. Diba? Kasi lack of motivation. Tambok na dyan para dili halata. Oh yes! No? So, yan ang pinaka ano, no? Kung tingnan natin, sometimes nalimutan natin yung why natin. That's why gusto kong ibalik yun, no, na ano yung mapakilig, ano yung project mo na mapakilig yung mahal mo sa buhay. Kasi sometimes nalilimutan natin yung why, di ba? Na talagang sinasabi yan ng mga apply natin na constant reconnect, no, with the deeper purpose behind your efforts. Sometimes kasi yung purpose natin nawawala na yon kasi dahil doon sa mga experiences natin, sa mga challenges natin na hindi na natin ano, no? And sabi nga dito, celebrate small wins, oh, na burnout. Yes, small wins, and they don't wait for the big result to feel proud. So sometimes hindi na po promote, 'di ba? Hindi na po promote. Nagra-run, hindi na po promote, na-discourage. No? Sometimes NMD ka lang o ED ka lang, matagal ka ng matagal dyan. Sometimes nadi-discourage ka. Ang isipin mo, siguro hindi ako bagay dito. Hindi ako ilalagay ni Lord dito. No? Hindi mo alam, there is something learning, no?
na meron kang baguhin sa sarili mo, no? Para ma-promote ka. 'Di ba? Ang naisip mo kaagad, discourage. Di pa gani, discourage na. 'Yun lang. 'Di ba? Because hindi mo alam na meron kang baguhin sa sarili mo para hindi ka ma-discourage. Number two, na ano, bakit na din-discourage yung ano, or hindi sila inspired? Fear of failure, 'di ba? Yung iba na natatakot sila sa failure. Ang problem kasi many people hassle to take action because they fear they will fall or fail or not meet their ano, kanang yung ano nila, yung expectation. No, sabi nga nila, expectation versus reality. Nag-resign ka or nagtrabaho ka or binigay mo yung best dito pero hindi mo nakuha, meron ka nang naisip na baka hindi ako bagay dito. So meron ka nang fear of failure, 'di ba? Instead na gagalingan mo, meron nang natanim sa isip mo or tumutubo na sa isip mo yung fear of failure, no? Remember, most of this thing, no, na makikita natin, no, is ano lang yan, parang part lang yan, it's a part of a journey natin. So paano natin, how to overcome, no, shift your mindset about failure, and failure is not an opposite to success, di ba? It's not the opposite to success, it's part of the process. So failure is part of the process, hindi siya opposite ng success. No? So, teach participant, no? Para makita natin yung failure, no, na makiklear out natin yan, na it's part of the process. Mas maraming failure na madaanan, mas malaking chance of winning. Magiging successful ka, no? So, yun ang ano natin. Pangatlo nating na natin, overwhelming. Oh, overwhelm. Na-overwhelm sila. Bakit maraming distributor na overwhelm? Di ba maraming mga distributor na talagang sigang-siga sila sa umpisa? Excited sila. Ah, talagang nagpo-post nila sa Facebook. Saan sila kumain? Tapos sasabihin nila, ang ganda ng ano? Ang ganda ng business na to. Ano? Travel lang kami, nag-ano kami, punta kami sa Maynila, pero wala na ngayon. Nawala sila, na-overwhelm sila because their ano, challenge, no? Ang challenge kasi nila parang lampas doon sa ano nila, sa height nila, no? Yun kasi ang naisip nila. So, trying to manage a busy schedule while also working on business goals can lead to feeling of overwhelm. Kasi parang minamanage mo yung ano mo, mga task mo. Diba? Sabihin mo, alam mo, nagtatrabaho naman ako. Alam mo, nag-ano naman ako. I give my best. Merong distributor nagsabi sa akin, Sir, I give my best pero wala namang nangyayari sa akin. Minamanage mo yon. Ang tawag doon, micromanagement. Micromanagement, it's not good because sometimes magaling yung mga downline natin, but because you perform a micromanage to your organization, hindi sila makalipad-lipad, hindi sila makaisip ng maganda because you are doing micromanagement, no? So yan yung anong mga example diyan sa micromanagement. Yung parang ikaw yung nagdesisyon sa lahat. hindi sila makatrabaho kung hindi ka nagdesisyon, 'di ba? So, sabi dito, ang ano dito, how to overcome? Prioritize daily action. No? Prioritize daily action, not all the tasks, no, have the same impact. Hindi lahat ng mga tasks natin the same yung impact nila. You should prioritize daily action. Yun yung pinaka-importante, no? Kasi hindi pa tayo sa topic. Ano pa lang ito, ha? First pa lang ito. So, pag nagawa natin yan, ano yung number one kanina? Lack of motivation. That's why na-discourage yung distributor. Fear of failures.
And overwhelmed, na overwhelm sila. Hindi na ano yung ano nila, yung expectation nila. Kasi hindi sila nalilearn. Hindi sila nalilearn. Ngayon, ang topic talaga natin ngayon, no? Ito na, the power of compound effort. Okay, ito yung topic talaga natin. The power of compound effort. Ginawa ko lang yung intro kanina para maintindihan mo bakit ka nanghihina, bakit ka nadi-discourage, bakit ka ganyan, bakit ganyan lang ang organization mo, bakit nag-plateau na yung organization mo. Remember, if your income is in plateau or your organization is in plateau, the next step dyan is you are dying. Diba? You are dying. So, mamamatay na mamamatay yung business if hindi mo maintindihan itong the power of compound effort. Sa lahat na ano namin, sa lahat na mga experience namin, lalo na doon sa RLT, mga hindi umaten ng RLT, talagang sayang hindi kayo naka-aten ng RLT. The most important thing doon sa training na yon is the compound effort, or ibig sabihin, work. Walang iba. No? But it's compounded. Compound effort. Compound work. No? Anong ibig sabihin ng compound effort? So pag-usapan natin yung compound effort. Compound effort refers to the idea that small, consistent actions, okay? Remember, ha? Small, consistent actions, when repeated over time, remember this, repeated over time, lead to significant exponential result. Diba? Tayo, nag-uusap tayo ng compound interest. Itong compound naman natin, compound effort, pero sure ako, merong interest ito. Doble-doble yung interest dito. If compound money na ilalagay mo sa bank, tumutubo siya ng 12% per annum, ito, the compound effort, sobra pa doon sa 10% per annum. It's 100% if you understand compound effort. Bakit? Kasi maraming mga distributor na hindi na nila ginagawa dito because doon sila nadi-discourage sa mga reality na na-experience nila every day. Yes or yes? Marami ba kayong natutunan? Meron kayong marami ba kayong ano, may experience ba kayo dito? No? It emphasizes that steady daily efforts accumulate resulting in larger outcomes in the long run. Ulitin ko, ha? Sorry, nakaubo talaga ako dito, no? Gusto ko talaga maintindihan niyo ito. I want you to understand this because this is very important. Why? Because 'di ba nag 90 days yung team namin. 90 days. Hindi ako talaga nagtatrabaho na. Nagtatrabaho naman ako, pero nagtuturo na lang ako. Pero ngayon, I'm doing one-on-one, two-on-one, no? Grabe talaga yung result. Grabe, grabe talaga. Sabi ko, kaya ko pa pala yung, noon kasi, ano ko yung 8 bottles a day. No? 8 bottles a day. 9 bottles a day yung pinakamaliit na ano ko, na sale ko. But today, I can still do it, no? Kaya ko pala. Consistently, no? Because of that compound effort. Remember, ha? Compound effort, do it small consistently. Consistent action. Para maintindihan nyo itong compound effort, no? Consistent action. Repeatedly, day in and day out, over time, no? Magli-lead siya into exponential result. Meaning, there is what? Interest. Merong interest. Hindi lang 10%, hindi lang 20%. More than that, the interest. I tell you, sabihin niyo sa akin, sinungaling itong sinasabi mo, Sir John? No, it's not. No? Because everything na ginagawa mo, meron talaga niyang result. Pag ang distributor nagtatrabaho,
na walang result, sure ako na hindi sila nagtatrabaho. Sinabi lang nila yon. Because hindi madi-deny itong compound effort. The compound effort. Kahit hindi pa yan matalino na distributor. Syunga-syunga pa yan na distributor. Pero pag nag-work yan, merong result. Pero tingnan mo, maraming mga distributor na hindi na sila nagtatrabaho. Bakit sila hindi nagtatrabaho? Kasi nakikita nila yung personal nila na parang hindi na nila kaya. Oh. So, trabaho tayo, hayop ka, di ba? Magtrabaho tayo. So, in our business, compound effort means that the consistent daily action you take, even if they seem small, konti lang, nag-istipi ka lang ng 2 beses, 3 beses, konti lang, no? Or insignificant, parang hindi naman, parang wala namang result, no? Insignificant at first, no? Build upon each other to create momentum and growth over time. Hindi parang ano lang yan, but consistently, no? Yan yung tinatawag compound effort. Ah, grabe, kaganda talaga ng ano natin, no? Compound effort. That's the real meaning, no? Doon sa compound effort. So, tingnan natin ha. I know na naintindihan nyo ito. Hindi na ako magtagal dito kasi alam nyo ito eh. Palagi itong sinasabi. No? Ulitin ko, ang mga distributor na walang result, sure ako hindi yan nagtatrabaho. Sure ako. Or, isa, pangalawa na challenge yan, baka mahina lang talaga ang kukuti mo. yun ang ano pag nagtrabaho ka kahit mahina pa yung isip mo, hindi ka top 1 sa klase mo, pero meron at merong result yan, because that is compound effort, law of the universe. Yes, sak true daw sabi ni ano. Yes, okay, next. Sabi diyan, essential skills, no? Mga essential skills needed to be successful in network marketing through the power of compound effort leading to exponential results. So may mga skills na tinuturo dito sa atin. We are in network marketing. Ano bang trabaho natin? Network marketing. So number one, no? Building relationships. Diba? Building relationship. Of course, palagi nating sinasabi yan. Alam nyo, nung nag-ano kami, nag 2-on-1, 1-on-1 home meeting sa Bukidnon. Talagang kakaiba, no? Meron kami kinausap. Nung kinausap namin, parang ayaw, no? Parang ayaw talaga, parang hindi mo mabentahan ang product, no? Parang wala naman, parang wala sa isip, parang basta pag nakita mo siya, parang madi-discourage ka na, parang hindi mo na ituloy mag-istipi. But building relationship is very important. Rapport, building relationship. And after na naintindihan, after na lumabas kung sino siya, no? Doon kami bumanat, doon kami humataw, and talagang nakainom siya ng product, no? Wala akong nakausap na hindi talaga nakainom ng product, no? Since I started the 90 days, wala pa akong kinausap na binentahan na hindi uminom ng Prada. Grabe talaga, bitikit. Prada, pag hindi kayang bitikit, inom siya ng intra. No? That's very important. Building relationship. Ano yung mga example dito? Top 3 to 5 people a day. Di ba magbibuild ka ng relationship? Tingnan mo. Ginagawa mo yung talking 3 to 5 people a day. You are building relationship. Pero how... Ano ka? Balik ka doon din. Balik doon sa ano. How open na ginagawa mo yan? Diba? How open na ginagawa mo yan? Talking 3 to 5 people a day. Sabi ko kanina, compound effort, no? Maliit lang na bagay, small lang na bagay, but you do it consistently. But sometimes, challenge, no? Mag-distract sa atin na magiging zombie tayo dahil sa challenge. But if you are talking to people, with building relationship, talagang meron kang makita na result. Maliit lang yan na trabaho. Sure ako na meron kang interest dyan. Merong result. At sa result, meron pang
interest, no? Ano pa makikita na dyan? Setting appointment. Setting appointment is building relationship still. Building relationship. Di ba nagsiset ka ng appointment? Pag hindi ka marunong mag-build ng relationship, you cannot set your appointment. Ano pa? Di ba? Presentation. Doing, presenting the product. You are building relationship. Yes? Of course. Because if you are not doing that, no? Yan yung mga ano ba? Yan yung mga basic na mga ginagawa ng isang distributor. But sometimes we are not building relationship. Anong ibig sabihin ito? Sometimes kasi meron kasing dalawang klaseng sales, no? Pagbibenta. Of course, pag nag-present tayo, nagbebenta tayo, di ba? Sometimes we are doing sales, no? For money. Di ba? Gumagawa tayo ng sales, ibebenta tayo for money. Pero sometimes we are giving sales with purpose. Alam nyo, yung mga tao na kausap namin, parang yung bagong ano si Jin, parang tulala nga siguro doon si Jin sa ano ginagawa namin kasi parang nagsasalita ka lang, no? Na parang binibentahan mo yung tao. So yung tao naman parang ano siya talagang cleaver siya doon sa mga ano, ayaw niya talagang uminom. But if you're the style of sale, di ba? Kasi may style yan eh. Yung style of sales mo is merong purpose. Di ba? Sabi ko sa kanya, kasi ang challenge niya yung kinausap namin, no? Talagang ang problema pa namin doon, yung bahay niya. So, lakas ng ulan, tapos yung bahay niya nasa baba. Tapos madilim kasi gabi na. Pinuntahan namin siya, no? Nung pinuntahan namin, nag-build kami ng rapport sa kanya. Ang problem niya, yung misis niya, merong sakit ng misis niya, parang sa isip, 'di ba? Hindi naman buang, parang anxiety. Yeah, meron siyang anxiety, no? Meron siyang anxiety. Tapos for 6 years, 6 years nga silang marriage, merong anxiety yung wife niya na, can you imagine that? Kahit pag-uusap nila, konting-konti lang. No? And ang goal niya na maano niya yung wife niya, ma-serve niya, maano ang pain niya. Sabi ko sa kanya, alam mo. Sino yan? Sinong gusto magsalita? Sinong gusto magsalita dyan? Sabi ko, alam mo, ang bait-bait mo. Hindi mo iniwan yung wife mo despite sa ano niya, sa kalagayan niya for 6 years. For 6 years. And the worst thing, meron silang anak na isa, ganun din sa wife niya. No? Eh, parang hindi siya bibili ng product. Parang wala talaga. Wala. Walang ano, walang sign na bibili siya. Pero doon ko siya tinira. Doon sa pagsabi ko sa kanya, alam mo, believe ako sa'yo. Kasi inalagaan mo yung wife mo for 6 years na even na communication, no? Natiis mo yan kahit konting-konti lang na communication, natiis mo pa rin yan. Pero sabi ko, what if yan, pinagbigyan mo siya, inayos mo yung ano niya, inalagaan mo siya. Pero what if ikaw? Sinong nag-aalaga sa'yo? What if nagkasakit ka? Anong mangyayari nitong wife mo at saka yung anak mo? Tapos sabi niya, oo nga, meron akong alopecia na tunggal na yung buhok niya. O doon ako, pag nalaman ko yung may alopecia siya, banat ako doon. And after our presentation, after we are sa talk namin, uminom siya ng Prada. Talagang pinainom ko siya. See? No? It's the purpose. Sometimes, di ba, sometimes, yung ano natin, yung pagbebenta natin, parang nagbebenta lang tayo ng product. Pero yung purpose, no? Relationship, building relationship is very important in doing our business. And that is compound effort. Kasi every day, hindi mo makukuha yung technique until na hindi mo siya gagawin every day. And once you do it, you do that every day, exponential growth will happen to your business. No? Next slide. Sabi dyan, number 2, effective communication. No? Effective communication.
Ano yung mga effective communication? Like follow-up, di ba? Nakapag, napaka, naka, naka-istipi ka na sa kanya. Pero the most problem of distributor, hindi sila nagpa-follow up. Bakit? Natatakot sila. Or, hindi nila alam paano mag-follow up. Hindi nila alam. So, follow up, no? Effective communication is very important. Sa umpisa pa lang, alam niya na i-follow up mo siya. No? Alam niya na, alam mo sir, alam mo ma'am, no? Iti-text kita ha para ma-communicate kita, maalagaan din kita na matuloy-tuloy mo itong pag-inom, no, ng product. Or para din malaman ko kung ano yung nangyayari sa iyo. Okay? Okay lang ba 'yon sa iyo? Effective communication. But sometimes ginagawa naman natin 'yon pero hindi natin tinututuo yung sinasabi natin. Nagpa-follow up ka lang sa kanya after 15 days or after 30 days. That's why walang nangyayari yung effective communication. Hindi na perform, no? Nawala yung prospect, nakuha ng iba because you are not effective communicator, no? Ano pang na ano? Closing, di ba? Hindi na ku-close yung prospect. Bakit hindi na ku-close? Kasi hindi ka nagko-communicate sa kanya. Ay, hello, kumusta ka na? Ay, kumusta ka na? Kulang yung communication mo sa kanya. Ano pa? No? Inviting. Hindi mo siya ma-invite because there is no proper communication. Walang effective na communication. Remember, no? Do it small. Maliit lang, pero meron siyang exponential growth. Growth. Promoting events. Hindi sila aate ng function like ngayon. No, hindi na kayo umaate ng RLT. Bakit hindi kayo umaate ng RLT? Kasi peras, pera. Walang pamasahe. Remember, maliit lang yan na pera na yan. No? Ngayon, tiningnan nyo lang yan ng malaki. Because maliit lang yung kita nyo. Pero pag malaki yung kita nyo, kayang-kaya nyo yun. Paano palakihin yung kita? Consistent action. Diba? Compound effort. Kasi pag merong compound effort, sure ako na merong result na maganda. Diba? So pag promote mo ng event, a-attend sila. Hindi nila alam na yung inatinan pala nila sa RLT, doon sila mapupukaw, doon sila mai-inspire kasi nag-ano siya, nag-effort talaga siya na pumunta siya doon, nagtrabaho siya kasi pumunta siya ng RLT, naglaan siya ng pera para makapunta ng RLT. Hindi mo alam, law of the universe, binigyan ka ni Lord ng blessing kasi deserving ka, kasi naniniwala ka sa ginagawa mo. No? So in promoting events, kailangan din yung effective communication, no? Ma-communicate mo rin yung mga downlines mo dahil doon. Sometimes ako nga, ano ako dito eh. Kasi sabi ng downlines, "Sir, wala akong pera, hindi ako makapunta." Okay. Hindi ko na pinilit. No, hindi ko na pinilit. But remember, this coming RLT, ako yung mag-speaker. So, sayang naman, hindi kayo susuporta doon. Kailangan punta tayo doon, di ba? No? Para merong exponential growth yung pagpunta natin. Remember, pag hindi mo tinitrain yung sarili mo, yan lang yung kinikita mo. Pero pag ititrain mo yung sarili mo, lalaki at lalaki yung kita mo, di ba? Number three, goal setting on planning. Goal setting and planning, number three. No, next slide. Sabi diyan, no, sa ano natin yan ha, essential skills needed to, sa isang network marketing or sa lifestyles, no, the power of compound effort, no, leading to exponential growth. Goal setting, make you daily and weekly plan. Diba? Make your daily and weekly plan. So, kailangan gagawa ka. Yung tinatawag namin, to-do list. Diba? To-do list. Bakit mo gagawin yon? Kasi, importante yan sa atin. Diba? It's an alignment. No? Alignment of short and long-term goal. When we say alignment, ibig sabihin, meron kang path, meron kang guide, kasi meron kang ginagawa na plan. Diba? Nagpa-plan ka.
mag-guide sa'yo. May mag-guide sa'yo. May guide ka, no? To-do list. Maliit na bagay, pero meron siyang exponential growth. Meron siyang exponential growth, di ba? You make daily and weekly plan. Kailangan magawa ka ng weekly, di ba? So sabi dito, pwede ba walay plan? No, no? Ang taong walang goal, kuwang goal, no? So kailangan meron kang plan. Pag wala kang plan, write it down. Kailangan isusulat mo yan. Kasi pag hindi mo yan isulat, walang mangyayari sa'yo, no? Walang mangyayari sa'yo pag hindi mo isusulat yan. And remember, if naano ka, pag wala kang maisulat, sasabihin ko sa'yo, sayang, no? Teka, nawala ako. Rachel, sorry, nawala. Merong nag-plug. Sorry ha. Ano lang, sandali lang. Wala. I'm sure na ano na, napindot lang siguro ang... May nag-question siya. Okay, nandiyan na. Huwag kang aalis. Yay! No goal, kwang goal. Yay! Inspired ba kayo? Goal setting. Number four, duplication, no? Schedule self-development training. So kailangan talagang ma-schedule yan yung self-development and training natin. So huwag kayong a-absent sa mga RLT, mga training. Hope, hindi iso workshop. Kailangan natin yan kasi small na bagay pero meron siyang exponential result. Sasabihin ko sa inyo, pag meron kang ginagawa, meron talaga yung result. At ang result na yan, merong interest. Merong interest na itubo. Diba? So, duplication. Ano yung duplication? Next slide. Duplication. No? Follow the system wholeheartedly. Of course. Why? Because pag nakita ka ng mga downlines mo na hindi ka umaaten, hindi mo ito ginagawa, hindi ka napopromote, yung sinasabi mo, nandyan lang sa'yo, madi-discourage din sila. Di ba? Sasabihin mo, ma-promote tayo. Ikaw, hindi ka naman na-promote. Hindi duplicatable yung sinasabi mo. Di ba? A-attend tayo ng function. Hindi ka naman uma-attend. Hindi siya duplicatable. No? So, follow the system wholeheartedly. Teach and train yourself, no? And your downlines. Our work is to teach and train ourselves, no? And of course, our downline. Tuturuan din natin, no? Train ourselves and teach our downlines. So, duplication, remember, duplication means money. Sabi nga nila, bakit means money? Kasi merong magtatrabaho, no? Nakatulad sa'yo at kikita ka ng income doon. And it's natural because it started with your leadership style. Diba? Doon sa leadership mo, doon siya nag-uumpisa. Next slide. No? Naano natin. So sabi dyan, consistency leads to mastery and mastery generates momentum. Sabi ni June Eagle. Inangkin natin to. Wala namang ano dito. Kami na nung gumagawa dito. Diba? Consistency. Tuloy-tuloy lang. Alam mo, yung mga distributor na may problem, may challenge, no? Naintindihan ko naman kayo. Meron talaga. Wala namang tao na walang problem, walang challenge. But kailangan resilient ka dyan sa mga challenges mo. Di ba? Resilient ka dyan sa mga obstacles. Because that is only a part of your journey. Di ba? Of your journey. Kailangan talaga consistency, no? And consistency, mamamaster ka. Sir, mahirap mag-close. Mahirap mag-close kasi hindi ka consistent na nagko-closing. Di ba? Sir, mahirap magbenta ng product kasi hindi ka consistent na nagbenta ng product. Wala ka kasing kausap. Di ba? Sir, hindi ako makasponsor kasi hindi ka na consistent doon sa ginagawa mo. Putol-putol yun. Katulad lang yan ng antibiotic. Yung antibiotic, pag meron kang sakit, iniinom mo yung antibiotic, kailangan ng 7 days
or 14 days to take that antibiotic, depende doon sa sakit mo. Di ba? If hindi yan natuloy, no, hindi na kaya yung antibiotic na iniinom mo kasi mas matapang na yung bacteria, no, doon sa katawan mo kasi hindi nga siya namatay doon sa antibiotic na ininom mo. Ganun din sa business natin. Tingnan mo, maraming distributor na na-discourage pag tingnan mo sila, kulang yan sa trabaho. No? Kulang yan sa trabaho or hindi yan nagtatrabaho or hindi nag-iisip sa trabaho nila. So remember, consistency leads to mastery and mastery generates momentum. Hindi ka talaga matuloy-tuloy yung business mo, hindi ka ma-promote-promote pag hindi consistent yung ginagawa mo. Tingnan mo, na-promote ka ng EB ngayon, hindi ka naman tuloy-tuloy, nawala ka. Na-promote ka ng EB6QLPL, hindi ka naman tuloy-tuloy kasi nag-relax ka, hindi ka nag-NMD. Na-promote kang NMD, hindi naman tuloy-tuloy yung ginagawa mo kasi nagmamanage, nagmamicromanage ka na lang sa organization mo, hindi ka nag-IMD. Yung nag-IMD, hindi ka nag-GMD kasi hindi tuloy-tuloy yung ginagawa mo. You are doing micromanage. You are not doing the right leadership in your organization. That's why yan lang yung organization natin. No? Again, consistency leads to mastery and mastery generates momentum. Mapopromote ka if you master all the things na ginagawa mo dito. So, compound effort, next slide. Sabi dito, compound effort teach us the importance of consistency and patience. Oh. Kung yan lang ang kinikita mo ngayon, just be patient. Ibig sabihin, hindi ka pa ganyan ka-equip, no, na distributor na kumita ng malaki. Di ba? Kung ano lang yung ability or ano yung binigay mo na effort doon sa ginagawa mo, yun lang yung income mo. Kung kumikita ka lang ng 20,000, pang 20,000 lang yung effort mo or yung understanding mo, no? Or siguro, kung talagang nagtatrabaho ka naman, just be patient because meron talagang time na darating na lalaki yung kita mo. The important thing is you understand. Remember, we are doing compound effort. And compound effort, no, makabigay sa atin ng interest. Meron talagang interest, di ba? It's about showing up every day. Every day ka maglalabas, even when results are not immediate visible. Sometimes, gusto natin mabenta kaagad yung product natin. Sometimes gusto natin ma-promote, no? Pero hindi mo alam, ikaw yung inayos, hindi yung panahon yung inayos. Ikaw muna. Once naayos ka na, no? Makikita ka na na magaling ka na, na ma-master mo na yung ginagawa mo, then income will follow. By committing daily action, no matter how small, you create momentum that grows and multiplies over time. Ay, grabe. Ako, 22 years na ako. Mag 22 years na ako sa business. Noon, nagro-roller coaster yung business. Ngayon, nagro-roller coaster pa rin ang business. Pero hindi na katulad noon. Di ba? Kasi noon, hindi pa 1 million yung kita. Ngayon, kahit nagro-roller coaster, pero more than 1 million pa rin yung roller coaster niya. Yan ang kagandahan. Why? Because it multiplies over time. Tingnan mo yung mga kasama ko sa business, nag-quit. Wala na silang kita. Meron ding mga kasama namin na bumalik. Kawawa din sila. Di ba? So kailangan, umpisahan na natin ngayon yung compound effort. This principle doesn't just apply in our business, in your business. It applies to life. Even sa buhay natin. Diba? Even sa buhay natin, ma-apply natin ito. Whether it's improving your mindset, building relationship, or mastering a skill, small, steady progress
leads to extraordinary result. The compound effect of your greatest ally in achieving financial freedom or personal growth and lasting success. Yes, yes or yes. No? Sabihin mo sa sarili mo, buti na lang nandito ako. Sabihin mo nga sarili mo, no? Buti na lang nandito ako at narinig ko ito. These principles, no, these principles daw, itong principles na to, doesn't, balik ka doon, de. Grabe naman, ang bilis ni Ma'am Wendell, no? Malapit na tayo matapos. Nabalik ko, sir. More than English slide. Okay. This principle does not just apply to your business. Ah, yan mali yung last slide, no? The compound effect in your greatest ally in achieving financial freedom or personal growth and lasting success. That's the last slide. Now, ato, alam nyo, ito yung experience ko, no? Experience ko. Alam nyo for how many times na nagbibuild ako ng business? How many times nagbibuild ako ng business? The ups and downs of the business. Ang dami ko rin distributor na nakikita na nagbibuild din sila ng business. Diba? Pero alam nyo, the difference between me and those distributor na nagbibuild ng business, no? Hindi sila nagbibuild ng business consistently. That's why there is no transformation sa kanila because they are not doing the business consistently. Ang kaibahan sa akin, sa experience ko, I do it consistently. Talagang tuloy-tuloy. Like for example, ngayon ini-introduce natin yung self-care. No? Ini-introduce natin yung self-care. Kasi one hour of exercise, no, can lead or can give you 3 hours of extension sa buhay mo. Every 1 hour, 3 hours of extension sa buhay mo. Can you imagine that? But most of the distributor, yung inano natin yan, yung pinag-ano natin yan, ah, talagang ang daming sumali, daming ano, nag-walking, picture, video. Pero, ilan na lang kaya ang naiwan doon sa mga gumagawa? Diba? Doon sa mga gumagawa. Folks, ladies and gentlemen, the most important thing na gagawin natin ngayon, no, is yung consistent na effort na ginagawa natin. Remember, hindi ano eh, hindi problem yung alam mo, swerte nga tayo, nandito tayo sa lifestyles. Swerte tayo eh. Swerte talaga. Walang katulad nito. Di ba? Walang katulad nito. Talagang kakaiba itong business na to. Walang, kung tingnan mo yung ibang business, talo talaga sila. We have the best product, we have the best training. Hindi na tayo mag-iisip kung ano pa. The only thing na kulang lang sa atin is tayo. Di ba? Tayo lang talaga. No? The question is, paano natin makonsistent yung ginagawa natin? Di ba? Paano natin makonsistent? Kasi sabi diyan, the compound effort is very important. Bakit linagyan ito ng compound effort? Kasi meron siyang interest. Meron talagang interest. Pag meron kang ginagawa, meron talagang result yan at meron pang interest. Hindi lang result na nabalik yung puhunan mo, meron pang interest. But the most important thing is you should understand the consistency doon sa ginagawa mo. Diba? Kailangan motivated ka. Sabi ko kanina, lack of motivation, that's why hindi ka consistent. Kailangan motivated ka. Huwag kang matakot sa failure. Diba? Nawala man yan. Diba? Yung nahatakan ka ng sasakyan, nahatakan ka na kung ano-ano, it's normal. It's normal. That is your testimony. That is your testimony. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa ganyan. Di ba? It's normal. Ma-overwhelm ka? Na-overwhelm ka sa ano mo? Tuloy ka lang. Pride mo lang yan. Alam mo yung mga na-overwhelm? Pride lang naman yun eh. Pride lang yun na hindi nyo matanggap, hindi nyo kayang kainin yung pride na yun. So the most important thing is
Be motivated. That's why gumawa tayo ng program ngayon. Subukan natin. 3 months na program. Ano yung best na ibigay mo sa family mo, or sa loved ones mo, sa asawa mo, sa husband mo? No? Best na ibigay mo para ma-inspire ka. No? Because once na ma-inspire ka doon sa ginagawa mo, you do it consistently. And if there is effort, di ba? There is compound effort. Day in and day out, the daily routine na ginagawa mo, then there is a good result, and that result will give you interest. At ang kagandahan dito, hindi lang siya interest na ngayon lang, magiging passive income na interest. Can you imagine that? Passive income na interest, na kahit hindi ka na nagtatrabaho, kahit pabanding-banding ka na lang dyan, meron kang income, meron kang kita because of that interest galing doon sa compound effort. The important thing is merong inspiration na gagawin mo for these 3 months para consistent yung ginagawa mo. Thank you very much sa lahat, at sana na-inspire kayo at marami kayong natutunan. Thank you, and to God be all the glory. Thank you. Good morning.